Hey guys, welcome back to my channel. I'm not actually planning to film today kasi ang dami kong backlogs na dapat tapusin, ang dami kong article na dapat isulat. Pero today, meron tayong mail na natanggap and this is from Beauty by Freya. Yeah. Before we proceed to the video and open the box, if you're looking for a channel that reviews skincare and makeup and do a little bit of lifestyle vlog, this is it. So all you have to do is go down below, click that subscribe button, and also don't forget to click that bell button para naman ma-update kayo kapag mayroon akong bagong uploads. And you can also stalk me sa aking social media accounts. Lahat yan nakalagay sa description box below. By the way, I'm wearing this little vintage Versace moment right here. Thank you! So guys, nasabi ko na yung Freya or Beauty by Freya here on my channel several times. Pero kung kayo is new here on my channel and wala kayong idea kung ano yung Beauty by Freya, Beauty by Freya is a beauty destination for beauty enthusiasts like us. If you're looking for a high-end makeup and skincare, yun ang destination para sa atin, guys. And sila usually yung mga major and first distributor na mga high-end brand like Jeffree Star here in the Philippines. So going back to the box, ayan guys, kapag binuksan natin siya, tada! Ayan, may letter. May letter dito sabi, "Hey Martin, we hope you love these Moonshot products as much as we do. We're so excited to see the looks you'll create with these products. Love, Freya team." So guys, they sent me 3 Moonshot products and isa-isahin natin to dahil never ko pa na-try yung Moonshot na brand or products nila ever. Although narinig ko na sila before kasi parang nakapanood na ako nung review ni parang Edward Avila ba yun sa YouTube. Pero let's talk about yung pinadala sa akin ni Freya. So first we have Moonshot Micro Settingfit Cushion. Ayan guys, hopefully nakuha nila yung aking shade. Kasi hindi ko alam kung anong mangyayari sa video na ito kapag hindi, guys. So right now, nasa www.freya.com ako, yung website ng Beauty by Freya. And ito, guys, is 1,600 yung kanyang price. Right now, meron siyang 2 shade lang. Okay, 101 tsaka 201. So ito ay 201. Hopefully, mamatch niya yung aking skin tone. So yung mga claims nito or highlight ng products is UV protection, brightening, and anti-aging. Meron siyang SPF 50 and sabi dito, micro setting fit cushion, set your look to make it last long time with lightweight. So next we have Moonshot Cream Paint Light Fit. So I'm guessing this is for our lips and I think pwede rin to sa ating cheekbone, parang ano yung blush guys. Sabi dito, nude collection, a delicately velvet petal flutters on your lips. The rest is in Korean na kaya hindi ko na mabasa. Pero ang kanyang shade is Hair Rosa. And ang kanyang price sa freya.com is 1,140 pesos. And dun sa website nga nila guys, merong 8 na shades na pagpipilian. Highlights ng product na ito guys is meron doon siyang infused with cherry blossom, contains chamomile extract, and long lasting. And last but not the least, we have Moonshot Multi-Protection UV Fixer. Meron din siyang SPF 50, guys. And sabi ito, this one preps the face for makeup while locking down makeup for longer and flawless wear. This one is 1,430 pesos. And sabi ito, UV protection, brightening, and anti-aging. So right off the bat, napansin ko, yung packaging pa lang, guys, is sobrang bougie na agad. Sobrang, alam mong high-end to dahil yung packaging, guys, sobrang ganda. Sa video na ito, guys, sasabihin ko yung aking honest thoughts and review about these products. So first up, this one guys, yung Moonshot Multi-Protection UV Fixer, since ang sabi sa description, piniprep niya yung ating face for makeup for longer wear. Kaya ito yung una nating ilalagay sa ating face. So ganito yung packaging guys, ito yung actual packaging pag tinanggal mo siya sa box. I must say na very simple lang siya and chic. Ang wish ko lang sana ganito kaganda yung packaging mismo. Diba? Ang cute! Parang ano, parang rose gold na may glitter-glitter na galaxy-ish. So, pagbukas natin sa kanya, meron siyang pump. Ayan guys, thank you so much Moonshot dahil may pump ito. Kuha lang tayo ng right amount. So, ayan guys, pea size lang. Surprisingly guys, wala siyang scent. Kaya let's go ahead and ilagay na natin siya sa aking face. And yung kulay niya pala medyo parang beige. So, sa pea size na yun guys, little goes a long way. Kita niyo naman parang nakavera niya na yung buong face ko. And yung feeling niya sa face is parang lotion-y. So ayan siya guys, once na na-spread na sa ating skin. And mapapansin nyo na ano siya, medyo glowy.
And tama nga yung sinabi sa description na medyo may pagka-brightening effect siya kasi nag-lighten up yung skin ko. What I love about it is pwede mo siyang gamitin alone and pwede mo rin siyang gamitin underneath sa makeup. So ayan, once na-lay down na natin yung ating primer or should I say SPF, next ang gagamitin naman natin is itong Moonshot Micro Settingfit Cushion. Ang cute guys kasi napansin ko pagkabukas mo, tada! Just arrive yung nakalagay dun sa ano. Parang naka-astronaut siya. Again, yung packaging or yung box is very galactic, cosmic, ganyan. And yes! Pagkabukas natin, ito guys yung laman. Na-surprise ako kasi may element nung box dito sa packaging itself. Kita niyo naman parang monochromatic yung effect niya. Na-appreciate ko to. Mas nagustuhan ko yung packaging nito kasi may effort. May effort, guys. So, guys, this is my confession. Yes, I've never tried cushion before. So, eto, guys, yung first time nagagamit ako ng cushion here on my channel and sa buong buhay ko. So, this is it. Tingnan natin kung gaano ba talaga kaganda. Kasi, ang dami ko narinig na mga magagandang review sa cushion na lightweight lang siya and magtatagal ng, yun, matagal. Ang problem ko kasi sa cushions, kaya hindi ako bumibili or hindi ko sila tinatry kasi may tendency maging sobrang dewy siya. Eh ako, yung skin ko is oily kaya magmumukha akong prinitong tilapia by the end of the day. Tinatry ko talaga or nag-reach talaga ako dun sa mga mattifying na foundation or demi-matte, ganyan. So, itetest talaga natin to guys. Oh my god, let's go! So, ayan, may ikiklik kang button para mag-open siya. Ah, okay. May mirror. May mirror, guys. For sure, may nakaharang na naman dito sa mirror. Wait, love the mirror. Sobrang, ano guys? Sobrang HD. HD. And then, it comes with this applicator. So, ganito yung mga nakikita kong ginagawa nila. So, dalawang finger lang, tapos dab ng ganyan. Okay, parang sobrang smooth and soft niya. Another first for us, guys. Before yung product itself, may bubuksan ka pa ulit, guys. Sabi ulit dito, Moonshot just arrived. So, pag binuksan natin siya, ayun na yung product. Kita niya ba, guys? Yung scent nito, guys, ha, very skincare. Yung parang nilalagay mong toner or moisturizer sa gabi. Ganun yung kanyang scent. So, ang sabi dun sa website ni Preha.com, unlike other cushion, this cushion holds your makeup in place immediately right after application. With its long wear, you'll never have to worry about your makeup losing its finesse. It's got a weightless, smooth feel with zero clumping but semi-full coverage. Okay. Ay, wait. But full semi-matte coverage. Okay. Okay, Moonshot. Let's try this one. I cannot wait to judge this one. I-judge natin siya to fail kapag na-fail niya yung mga ganong klaseng claims. So, mag-dip na tayo doon sa product. I'm scared for my life. So, ayan. Ayun. May mga nakuha na ako, guys. Ang puti, guys. Pero let's work with this one. Kasi, nag-stay daw siya in place kapag nilagay na. So, ilagay na natin siya. Or, i-spread na natin siya sa aking skin. Sobrang puti, guys. Ano to, Moonshot? Bakit dalawang shade lang meron kayo? So, guys. Kita-kita naman natin ang difference. Ito, guys, yung skin tone ko. And ito yung 201 ng Moonshot. And unfortunately, and sadly, dalawa lang yung shades na available dun sa website ng Preha. Hindi ko alam kung paano mag-move on pa sa video na ito, guys. Kasi ang laki ng expectations ko dito sa Moonshot na ito, guys. Guys, sinasabi ko sa inyo, guys. My gosh. Now, before we read them to fill, let's tackle first yung mga magagandang points, okay? Napansin ko is, yes, lightweight siya. Super lightweight. Actually, parang yung feeling nitong side na to is same sa side na walang makeup. And medium coverage. As you can see, medyo na-coveran niya yung ating chismis right here. What else? Hindi niya na-accentuate yung aking pores. That's a good thing. Dahil prominent yung pores ko dito. And tama yung sa description na nagsiset na siya agad. So, hindi na siya mag-move or magbabudge all throughout the day. Kapag nilagay mo siya, nandiyan na siya. And hindi siya sticky, guys. Now, let's go ahead doon naman sa bad side.
And kitang-kita naman natin, guys, yung kanilang lack of deeper shades. And nagmukha ako immediately na bangkay, guys, di ba? From morena or tan to bangkay real quick. Ganun, guys. Ganun kabilis nag-escalate. Personally, ako, medyo nalungkot lang ako kasi hindi niya na-cater yung mga katulad kong ganitong skin tone. I hope yung Moonshot, mag-release pa sila ng deeper shades in the future para naman mas marami silang ma-cater na persons katulad ko or yung mas deeper na skin tone pa sa akin. Pero kung kayo is yung person na ganito kapute, for sure, sobrang magugustuhan nyo to, guys. Kasi, yun nga, nasabi ko na mukha siyang flawless and hydrating, lightweight, hindi niya na-accentuate yung pores, and medium coverage. But we're going to move on and, you know, pantayin natin yung ating face. Siyempre, kailangan natin siyang i-review ng fair. My God. Guys, naiiyak na ako. Sobrang puti, as in. Oh no. Ano, guys, ha? Personally and honestly, nasasaktan ako kasi may mga brands pa rin na nag-i-exist hanggang ngayon na 2019 na, na hindi pa rin sila aware or hindi pa rin sila nag-cater dun sa mga darker skin. So, sobrang nakakalungkot. Sa sobrang laganap ng social media right now, they should know by now na we exist. Dark skin exists. So, anong ginagawa nyo dyan sa lab, guys? Moonshot. I mean, gano'ng kahirap mag-formulate ng darker pa na shade. Diba? Parang, di ko alam, guys. Di ko alam yung ma-feel ko. Parang natabunan nung lack of shade range nila yung opinion ko sa sobrang okay siya eh. Actually, sobrang okay niya eh. Pero yun nga, natabunan siya nung lack of shade range nila for me. Kaya, maglalagay lang ako ng bronzer off cam and I'll be right back. So guys, ito yung nakayanan ng ating bronzer. Ayan. So nagkaroon naman tayo ng depth sa ating face. Pero hindi pa rin mawawala yung fact na mukha tayong ghost underneath. So let's move on sa last na product, guys. This one is yung Moonshot Cream Paint Light Fit in the shade Hair Rosa. So, oh, come on packaging. I love it. So maglagay na tayo sa ating lips. And meron pala siya, guys, na doe foot applicator. Ayan. Ganyan yung shape niya, guys. And let's apply it sa aking lips. Ooh. Ito, guys, sobrang natural niya. And yung doe foot applicator is parang hinahug niya yung lips mo talaga. I love it. Sobrang ano, sobrang fresh. Ang lakas niya maka-natural. Diba, ang bongga? Pero ilalagyan pa natin itong mata natin. Para magkaroon naman tayo ng color. Ang ganda nito, guys, kasi parang multi-purpose siya. So, pwede siya sa lips, pwede rin siya sa eyes. Ang ganda niya sa mata, ang ganda niya sa lips. I am digging this lip paint. Bongga. Let's put blush pala, guys. And I'm going to use California from Benefit. So, maglalagay lang ako ng kilay, maglalagay lang ako ng mascara. And gagawin ko yung ibang makeup steps ko off cam. And babalik ako with my final thoughts. So, this is it, guys. So far, nagawa ko naman ng paraan yung trouble na nangyari sa atin earlier. So off cam, naglagay lang ako ng onting gloss, mascara, kilay, and yun lang, guys. Sobrang simple lang ng ginawa ko. So my final thoughts about these products. So isa-isahin natin, guys, ha. First, yung una natin trinay, itong Moonshot Multi-Protection UV Fixer. I have no problem with this one. Kahit gamitin siya alone, okay siya. And kahit gamitin nyo siya underneath ng makeup, okay din siya, guys. Sobrang mainam to, lalo na ngayong summer kasi nga mapaprotektahan nyo kayo sa sun. And gusto ko yung pagka-dual purpose niya na pwede siyang gamitin alone and pwede din siyang gamitin underneath ng makeup. Next, dito naman tayo, guys, sa Moonshot Micro Setting Fit Cushion. And guys, a moment of silence for this product. Okay, nasabi ko na actually kanina yung thoughts ko about dito sa product na ito. Hanggang ngayon, after natin i-apply yung aking makeup, I must say na hindi siya natanggal, hindi siya nag-crease, kahit na hindi natin siya sinet ng translucent powder, hindi niya na-accentuate yung aking pores. Yes, nakavera niya yung aking acne right here.
and yung other parts ng face ko na may mga hyperpigmentation. I love the fact na semi-matte, medium coverage siya. And ayun nga, long-lasting siya. Ang ayoko lang sa kanya, guys, is yung kanyang shade. Yun lang. Yun lang talaga yung problem ko sa kanya. Yung lack ng shade niya, tas parang dalawa lang siya na available na shade. And yun nga, nakakalungkot lang na hanggang ngayon, may mga brands pa rin na nag-i-exist na hindi nakikater sa mga deeper shades pa. Next is yung Cream Shot Cream Paint Light Fit na lipstick, guys. This one is so good. And out of the three, ito yung pinaka gusto ko, guys. Kasi pwede mo siyang gamitin sa lips, sa eyes. Ito nyo naman yung kanyang performance sa aking lips and sa eyes, guys. Tignan nyo naman. Blending natin is yung pinky lang natin at saka itong ring finger. Pero, ang ganda na. Diba? Nagkaroon na rin tayo ng life. And ayun nga, yung kanyang shade na Hey Rosa is very universal. And I think kahit anong skin tone, magugustuhan itong shade na to. So that's it for today's video, guys. Let me know in the comment section below kung na-try nyo na yung Moonshot na brand. And let me know your thoughts then dun sa mga products na na-try natin right now. If you're interested dun sa mga products na ginamit ko, available yan, guys, sa freha.com. Lalagay ko na lang yung link nila sa description box below. Before I go, I hope you guys like this video, subscribe to my channel, and share this video with your friends. And until next time, guys, bye!